Magandang araw mga boss. Sa video na ito, magpapalit tayo ng brake pad ng isang Toyota Fortuner 2018 model or Toyota Hilux. Kasi yung Toyota Fortuner at Toyota Hilux, mga boss, ay magkapareho lang yung design ng brake system nila. So, magkapareho lang din yung proseso sa pagpalit ng brake pads. Pero bago tayo magpatuloy, paki-subscribe muna. Paki-hit na rin yung bell icon para ma-notify ka sa susunod kong mga videos. Kaya tara! Masasabi ko mga boss na ang pagpapalit ng brake pad ng isang Toyota Katapos sa tingyangat ng ating sasakyan, ikutin natin yung manubila clockwise. Posisyon natin sa ganyan yung ating gulong para maganda yung access natin dito sa brake caliper niya. Ang ating sasakyan, ikutin natin yung manubila clockwise. Posisyon natin sa ganyan yung ating gulong para maganda yung access natin dito sa brake caliper niya. Tons natin, siguraduhin natin na yung brake fluid sa reservoir niya. Tapos ito, paangat. Pag natanggal na yung dalawang lock, ang gagawin natin is itulak natin ito. Tatanggal natin, ihilain natin palabas. Tapos ito, itulak natin. Ayan. So, ayan. Tapos dito sa taas, itulak natin yan. Ayan. So bago natin i-depress yung mga pistons natin, siguraduhin natin na yung brake fluid sa reservoir niya is wala sa maximum. Kasi kung nasa maximum siya, tapos dinepress natin yung mga pistons niya, aapaw dito yung fluid, tapos tatagas. So bago natin i-depress, tingnan mo natin kung wala siya sa maximum. Kung nasa maximum siya, mga boss, ay babawasan natin para hindi tatagas yung fluid dito.
kasi yung fluid mga boss is nakakasira ng pintura. So ayan, ano natin gawin is i-depress na natin yung pistons niya. So ayan, sa pag-depress gagamitin natin is yung dulo ng ating tie rings. Ayan. So kung hindi ganito yung dulo ng yung tie rings, pwede rin naman flat screw ang gagamitin natin. So ayan, dahan-dahan natin i-depress. Ayan. Hindi naman masyadong pwesahan guys, kasi napakalambot lang i-press yung piston niya. Ayan. Ayan, dahan-dahan lang kasi hindi naman siya matigas, napakalambot lang. Malayo na, pwede natin tanggalin ito. Ayan. Tapos dito, sa kabila naman, yan, dahan-dahan natin i-depress. Ayan. Dahan-dahan lang guys, hindi naman siya matigas. Pakalambot lang naman i-depress. Ayan. Ayan. So ayan. Tapos palit natin yung bago. Pero bago natin ikabit guys, dapat tandaan natin yung wear indicator niya. Dapat kung saan yung wear indicator, doon natin siya ikakabit sa inner side. Kasi yung inner side mga boss, hindi natin siya nabivisual check. Kasi yung outer side, nabivisual check natin siya. So, okay lang itong walang wear indicator ang ikakabit natin. Kasi yung wear indicator niyo guys, ito yung nagsisignal sa inyo kung masyadong manipis na yung ating brake pad. So ayan, kabit natin siya pero huwag natin kalimutan ilagay itong plate niya. Ayan. Tapos pasok natin dito. Ayan. Then, itong sa outer side niya, lagay natin yung plate. Ayan. Ayan. Tapos itong buta, ito, dito natin siya ipapasok. Ayan, sa mga buta. Ilang butas na yan. Dito sa butas, and then dito din natin ipapasok. Ayan. Ayan. Tapos, papasok din natin dito. Dito, sa butas nito. Ayan. Dito. And then ito, huwag natin kalimutan. Ikabit dito yung ganyan. So, ayan. Tapos itong bota sa dulo, dito natin ikabit yung lock niya. Ayan. So, ayan. Tapos, dito sa baba naman. Sa butas din. Ayan. Tapos, itulak natin ito.
Yan. Yan. So, ganun lang guys. Ang proseso dito guys at saka proseso dun sa kabilang caliper niya is magkapareho lang. So, kung ano yung ginawa natin dito, yun na rin yung gagayahin nyo dun sa kabila. So, pagkatapos yung ikabit lahat ng mga brake pads niya, napaka-importante ito guys. Para maiwasan natin yung disgrasya kasi dinipress natin itong mga pistons niya. So, may gap siya dito sa brake pad natin at saka yung rotor disc niya. Yan, so may mga gap siya. So, kung diretso natin ipapatakbo yung ating sasakyan, pag apak natin sa una at saka pangalawang apak, hindi pa yan kakagat. So, mababangga tayo. Kaya, bago natin patakbuhin, siguraduhin natin na apakan muna natin ang tatlong beses yung ating brake pedal para mawala na yung gap dito sa brake pad at saka sa rotor disc niya. So, apakan muna natin ang tatlong beses. Ayan, inapakan natin. Kung makikita nyo, napakanipis na lang yung gap ng ating rotor disc at saka brake pad. Ayan. So, pwede na natin ikabit yung ating gulong and then ready to go na tayo. So, ayan. So, ayan mga boss, sana may natutunan kayo sa video na ito. Paki-subscribe, paki-hit na rin yung bell icon para ma-notify ka sa susunod nating mga videos. Kaya maraming salamat.